Oh, alam ba ninyo, ito kahapon lang eh. Tinatalakay natin ito eh, ha, mga kaibigan, dahil sa mga gunggung. Oh, ito, lumalabas na po ang katotohanan, ha. Na ito pa lang mga troll, yan yung mga nambabas. Sa social media, pati itong mga istasyon ng radyo, ginagamitan na nila yan eh. Alam po ninyo, mga kaibigan, ang laki pala ng kinikita niyang mga yan. Kaya ako ano eh, Braille eh. Pwede ka mag-apply dyan eh. Kung gusto mong kumita ng malaki. Alam mo ba isang troll ha? Isang tao na makakagawa ng multiple accounts. Mga fake accounts yan, mga dummy accounts. Kadalasan, yung mga litratong ginagamit nila dyan, yung kinukuha sa Google, di ba? Meron pa, mga hayop ang nilalagay na litrato nila. At meron naman, blanco. At meron talaga, gumagamit ng ibang mukha. Nagpapanggap. Oh, yan. Ginagawa yan kasi madaling makapag bukas ng account sa social media, ano po. Alam ba ninyo, kita? Yan po ay kumikita pala ang bawat isang troll, ha? Yan ay kumikita ng 30,000 pesos hanggang 70,000 pesos. Gagawa ka lang ng kawalang yan, may bayad pa eh. Oh, ito ha, mga kaibigan, ha, pag-uusapan natin ngayon ito. Ayan, hindi na ho katakataka ngayon yung mga kuan, yung mga masisigasig sila sa pagpapakalat ng mga fake news sa social media. Kasi po, may bayad yan, may sweldo yan. Yung basher ka, ayan, troll yan eh, troll. Oh, mga kaibigan, ito ay ano ah, sinabi ito ng isang merong nagpapatakbo ng ganyang klase ng katarantaduhan. Pero ang sinasabi niya, ang servisyong binibigay daw nila, marami, ha? Yun daw mga kandidato, yan, mga kandidato. Oh, yung boosting. Yung boosting, di ba, pagka nagbukas kayo ng FB, meron doon ano, yung boosting eh. Inag-aalok na kung gusto mong maparami yung makakabasa nung iyong pinopost sa Facebook. Yan eh, babayad ka kung meron kang credit card. At ganyan-ganyan din yung ginawa doon sa na fake news, di ba, mga pinagsasara ng, ano, ng Facebook ng mga account. Oh, yan, ha, ganyan po yan. Eh, ito, sinasabi ko, yung pagdepensa, yan, isa sa servisyo daw nila yan. Ang problema, hindi naman depensa ginagawa nitong mga taong ito. Personal attack na hindi totoo. Igagawa ka nila ng bagay na sinabi mo raw, hindi mo naman sinabi. Tapos ilalagay yung litrato mo ron para ka maging katawa-tawa. Para ka ibas ng ibang mga gunggong na ang akala nila totoo yun. Yan ang mahirap eh, maraming gumagamit, tanga naman. Ang masakit nun, itong mga nagpapakalat, yung iba na nakabasa, tapos i-share nila, mga kaibigan, nakala nila totoo kasi gusto nila sa ano sa sarili nilang paniwala, kasang-ayon sila ng paniwalang 'yon, mga kaibigan. Pabor sa gusto nila yung nabasa nila kahit fake news. Ang gagawin, i-share, 'di ba? O pag share ngayon, mga kaibigan, meron pang ibang mga gunggong mag-share din. Eh, totoo yung account na ginagamit nila. Yung nagpakalat, peke ang mga account. O, tapos, itong mga nag-share, eh, totoo yung account. Ang gusto lang nitong mga, nag-share, mga kaibigan, maging bida sila.
Magmukhang may nalalaman sila at magkaroon sila ng kakampi sa iniisip nila. Iniisip nilang mali. Ngayon, pagka ginawa nila yan, tanga sila. Bakit? Yung nagpakalat, oh, nakita ninyo ang kinikita, kumikita ng mula 30 mil pesos hanggang 70 mil. Siguro, depende yan sa dami ng kanyang maipapakalat at dami ng account na magagawa niya. Yan daw, servisyo raw yan. Gago, perwisyo yan. Sana kung sa mabuting layunin nila ginagawa yan, hindi. Sa kawalang niyaampo eh. Hindi ito kamukha ng ibang mga page na nagtataguyod ng ano, ng mga mabubuting layunin, hindi ho ba? Diba meron kaming ano, no, na membro ko dati doon, yung MOOM, yung Memories of Old Manila, na sinasabi ko sa inyong matagal na. O ano yung mga pinopost doon? Doon pinopost yung mga nakaraan, mga bagay, mga pangyayari, o mga kwanho, mga larawan, mga kasaysayan na naging bahagi ng ano, ng buhay ng mga Pilipino. Nagtataguyod ng magandang layunin na maibalik yung pong mga magagandang kaugalian, magagandang tanawin dito sa Pilipinas, magagandang kultura, di ba? Yun, mga nagtataguyod ng mabuting layunin. Eh, ito eh, tinatawag na nilang servisyo ito, ha? Yung pagtulak sa kandidato. Eh, dahil nga sa alam nila, maraming mangmang. Lalo na hindi alam ng mga mangmang na nagsishare ng mga pinopost nila, pinakakalat nila. Sila-sila yun eh. Halimbawa ako, gumawa ako ng fake account. Eh, ang fake account ko, halimbawa, 100. Ngayon, magpo-post ako doon kasi hindi naman hindi naman ako makikilala. Fake naman yung account na yun eh. Kaya pag binuksan mo yung pangalan, halimbawa, may ginamit na pangalan yun. Nakong daming ka pangalan nun. Siya rin lahat yun. Iba-iba litrato. Halimbawa, nakalagay Juan de la Cruz. Eh, siyempre, ang daming Juan de la Cruz na account, di ba? Kawawa yung meron tunay na account na gano'n ang pangalan. Eh, pero pag lumagpas na yan sa mga lima na pare-pareho pangalan, magduda ka na. Fake account na lahat yan. O, halimbawa, may 100 kang account, di ba? So, pagka yun po, nag-post ako sa isang account, di siyempre, 100 lahat yung kakalat na yun, mga kaibigan. Pagkatapos, magkakaiba yung bumabasa dun sa bawat account na ginawa ko. Kakalat ngayon yan, lalaganap, eh, yung mga tanga na nag-share niyan, di ba? O kaya, mga kapareho nila ugali. Nataon sa gusto nila yung ano, yung pinopost na kawalang yan, di ho ba? O ngayon, ibabayad pa ng ano yan, ng boosting sa Facebook, di ba? Meron yan eh, kung gusto mong i-boost anya, sila rin yun eh. Actually, sila yun, yan yung mga gumagawa niyan. Didepensa raw, depensa. Marunong ba kayong dumepensa? Ang pinaka-depensa nga nila, paninira eh. Character assassination eh. At saka hate campaign eh. Shame campaign, hate campaign, character assassination. Yan ang mga trabaho niyan. Ang tawag nila ron, depends, sipin mo. Mga gago talaga, di ba? Oh, ngayon, ano pa raw yung servisyo nila, mga kaibigan? Hindi raw sila gumagawa ng negative, mga gago. Anong hindi kayo gumagawa ng negative? Ibang operation yun. O, hindi kayo rin yun. Yan yung sinasabi natin. Ako, halimbawa,
Di ba ito, may programa tayo. Pagka ho ito, gusto kong palaganapin ito ng malawakan talaga, extensive. Ang gagawin ko lang eh, magbabayad ako sa kanila. Kaya lang wala akong pambayad. Ang alam ko, mahal yan eh. Yung ibang mga programa nagkaalat dyan, kaya sa newsfeed ninyo, mga kaibigan, pagbukas mo ng Facebook mo, hindi ka naman nanonood ng programa nila, biglang papasok doon sa newsfeed mo yung programa mo. Paano? May mga gagong nagsishare doon sa Facebook. Ako, tinatanggal ko yan eh. Bakit? Nakikinabang sila sa akin eh. Sana kung pabor ako doon sa ginagawa nila, kung mabuti yung layunin nila. Eh lalo, alam ko mga masasamang tao yan, nagpapanggap na naglilinis-linisan yung mga programa sa television, sa radyo. Oh, ngayon, ang ginagawa ko, tanggal. Eh itong mga ito, nagsishare. Eh ako, maraming ka Facebook, nagsishare. Pagka nakita ko sa newsfeed, siyempre mababasa ko yun. Pag yung ka-Facebook mo nag-share, o lahat ng ka-FB friend niya, mababasa, lalabas sa newsfeed yun. Paglabas nun, mga damay ka na. O hindi niya alam, yung pinagkunan niya nun, kumita. Siya, hindi siya kumita. Gusto niya lang magyabang. At magbukas siyang merong nalalaman. Ayaw magpakilala, oh, mga kaibigan. Oh, nagpapanggap, pati pangalan. Kita na ninyo. Bakit? Krimen yung ginagawa nilang yan. Eh. Yan ang mga dapat mapaghuhuli. Nakakalason, isipin mo, pati itong mga, yung mga nagtatawagan sa radyo. Doon nila nabasa yun, eh, yung mga sinasabi nila. Mga nagtatawag, kunyari, makikipag-kwan, talitan ng kuro-kuro. Doon kayo, manloko kayo sa iba. Eh, pero pag kami nababasang ganito, nakita ninyo, totoo yung sinasabi natin. Mahal ang bayad dyan. Ang balita ko, meron nga, umaabot ng milyon eh. Lalo na kung politiko kang luko-luko, di ba? Yan ang pinakamabisang paraan ngayon para madaya eleksyon. Yang social media na gagamit ka ng mga troll. Para magmukhang ika nga po eh, legitimate yung panalo ng politiko sa eleksyon.